What's up guys? It's your boy Kim Fajardo at ngayong araw tuturuan ko na naman kayo ng panibagong workout. If bago ka sa channel ko, please hit that subscribe button and hit that notification bell para ma-notify ka sa susunod kong workout videos. Pwede mo rin i-check ang iba kong videos, nakalink siya down below. Okay guys, for today's video, tuturuan ko ulit kayo ng bicep exercise. Pero iba yun sa dumbbell bicep ko sa aking past video. Ang video nito ay part ng aking improvised weight series, yung mga alternative na weights na nakikita lang sa bahay. And for our bicep workout, gagamit tayo ng galon. Kung gusto mo makita ang aking improvised weight series, check this here. Also, shout out nga pala sa mga sumusuport ng videos ko. Malapit na tayong mag 200 subscribers. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at gagawa pa rin ako ng iba pang workout videos. Okay, back to the workout. So, sa bawat exercise na gagawin natin siya for 4 sets with 10 to 12 repetitions each. Kayo na bahala kung gano'ng karami yung laman ng galon nyo, basta yung kaya nyo lang gawin with 10 to 12 repetition range. Kaya kung ikaw gusto mo na sumabay sa aking bicep workout na ituturo, lagyan mo na ng tubig ng galon mo, warm up, and let's do. Para gawin ang exercise na ito, siguruduhin muna natin na ang galaw ng ating braso ay papalabas sa ating katawan. Ang dahilan ng gantong setup ay para i-target ang ating inner bicep. Matapos mong gawin ang repetition sa isang braso, ay gawin mo rin ito sa kabila. Siguraduhin lang natin ang bawat repetition ay kontrolado natin ang bigat. Para di kayo mawala ng buwelo at magawa nyo na maayos, idikit natin ang ating siko sa ating tagiliran. Kung masakit sa kamay ang paghawak sa galon, pwede ka gumamit ng towel upang may sapin ka at maiangat mo ng maayos ang galon. Kung hindi mo magawa ang exercise na ito with proper form, ay maaari mong bawasan ang tubig ng iyong galon. Hindi baling magaan, ang mahalaga na gagawa mo ng maayos. This time, ang braso natin ay nakatutok inward o papunta sa ating katawan. Tinatarget naman natin dito ang ating outer biceps. Kung papansin ninyo ay kakailanganin natin mag-lean forward ng bahagya upang walang harang sa ating braso habang inaangat ang galon. Kapag natapos mo na sa isang side ay gawin mo na ito sa kabila. Pwede ka magpahinga for at least 1 minute pagkatapos mo magawa ng tig isang set ang iyong mga braso. Ulitin ko, kung masakit sa kamay ang iyong paghawak sa galon ay pwede ka gumamit ng towel. Sa exercise na to, walang sinasandala ng iyong siko. Ang solusyon dyan ay tignan mo ang iyong sarili sa salamin at siguruduhin na kalahating bahagi lamang ng iyong braso ang gumagalaw. This time, kakailanganin talaga natin ng panali o kaya mahabang towel. Kailangan ulit nating sumandal bahagya papaharap dahil nasa harap natin ang galon. I-maximize natin ang movement ng ating braso upang matarget ng maayos ang ating biceps. For this exercise, gagamit tayo ng bangko bilang patungan ng ating paa. Isasandal natin ang ating siko sa gilid ng ating tuhod. At doon natin i-curl ang ating bicep. Lilinawin ko, hindi nakapatong ang siko sa ating tuhod dahil wala kang kukuhaan ng lakas at hindi mo maitutuwid ang iyong braso. Pwede ka gumamit ng towel o kaya sapin sa kamay.
Tulad ng pangalan ng exercise na ito, ay kailangan mong i-concentrate sa iyong bicep ang pagbuhat ng galon. Simula sa pag-angat hanggang sa dahan-dahang pagbaba ay dapat kinokontrol ng iyong bicep. Huwag kang gagamit ng momentum para lang iangat ang galon dahil hindi masasanay ang iyong braso. Ang exercise na ito ay parang normal na bicep curl, pero this time ang kamay natin ay nasa neutral position, hindi nakataob at hindi nakatihaya. Sa ganitong paraan ay natatarget natin ang isa sa mga specific na bahagi ng ating bicep at tumutulong ito upang makapagbuhat tayo ng mabibigat na bagay. Hanggat maaari, i-fix natin ang ating siko sa gilid habang inaangat ang galon. Personally, ginagawa ko ang exercise na ito bilang finisher ng aking bicep program. Tama lang na palakasin natin ang malalaking bahagi ng ating bicep, pero mas mainam kung tinatarget din natin ang maliliit na bahagi nito. Katulad lang nito ang last exercise. Ang focus nito ay pagpantayin ang lakas ng ating braso. Natural lang na mas malakas ang isang braso natin kumpara sa kabila, pero huwag nating hahayaang lumaki ang pagkakaiba nito sa lakas. Kung sa tingin mo mas mahina ang iyong kaliwa, ay pwede mong ibigay kaunti ang bigat sa iyong kaliwang braso. Maintain lang ang good form at maganda ang benefits nito. Bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng quick recap ng ating mga ginawa. So yun na guys yung ating bicep workout video. Pwede mo siya gawin twice a week o kaya i-partner mo siya sa mga malalaking program na gagawin mo. Kung ginawa mo siya ng maayos, makakaramdam ka ng onting maga sa iyong braso. Don't worry kung sumakit yan bukas, natural lang yun. Marami sa mga beginner talaga tumitigil sa bicep kasi sumasakit sunod na araw, hindi nila maituwid. Kung bukas man na hindi mo madiretso yung braso mo, pilitin mo pa rin. Huwag kayong mag-alala dahil ang ginagawa lang ng katawan nyo is nagre-recover sa ginawa nyong workout from the past day. I-recover mo sa tulog, sa inom ng tubig, tsaka sa pagkain. Effective ko yung mga pagkain mo is high in protein. Mga itlog, gulay, isda, tsaka tubig. Sabi ko na ba yung tubig? Inom ka palagi ng tubig. Kung nagustuhan nyo yung video na to, leave a like, share, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. We are almost 200 subscribers. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Also, you can leave a comment down below kung may gusto kayo request na workout video sa akin, then pwede ko magawa ng video yun. Kung may mga tanong kayo, ilagay nyo lang din sa comment section dahil nangongolekta pa ako ng question para sa aking Q&A video. Also, kung gusto mo makita iba kong videos, nandun siya sa description below o kaya check nyo yung playlist na lumalabas dito minsan. Meron akong workout with weights, meron akong workout na walang weights, meron akong workout na improvise ang weights. So yun na yung video natin. Drink lots of water, eat healthy, get your sleep. Huwag ka na lumabas kung hindi naman kailangan. Trust the process. And I will see you next time.